Dalangin tayo ulit. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan niyo kayo, Panginoon. Maintindihan niyo topic, Lord God, today. Change our heart, Lord God, our mind, and our perspective, Lord God, in life. Maraming salamat. We give you glory, honor, and praise. In this day we pray. Amen. Isipan natin mag-pray, ah. Alright, so welcome to Conquest Church. I'm Kuya Joey Hortaleza. Again, sa mga manonood ng replay nito, maraming salamat kung dahil nanood ka. So ako si Kuya Joey. I pray na this topic will be transformational to your life. And of course, sa mga nandito din, no? So, the topic for today, change into, kahapon, di ba yung topic natin, di ba? Ang topic natin dapat kahapon, consecrate to conquer. Ang topic natin today is the cure of troubled life. The cure of troubled life. Na-trouble ka na ba? Eh, minsan, ang sama ng tingin natin sa mga ganong ano, na parang, grabe itong tao to, lagi na lang nato-trouble. Lagi na lang source ng away, no? Magkatinginan lang. Tutuwa na. Grabe, no? Kasi, ano may macho eh. Yung mga bata tayo, mga high school, di ba, elementary, feeling mo malakas ka, no, college. Normally naman sa lalaki gano'n. Suntukan lagi. Resulta ng trouble yan. Yung subtopic natin today, no, the cure of troubled life, pero yung subtopic, distraction will bring destruction. Ulit. Death. Okay? Distraction will bring destruction. Ang pagkakaiba nung kaya, yung distraction, na-distract ka. Parang kumakanta ka sana, kaya lang, alam mo yun, mandaling makina nila, distract ka, nawala yung worship. Diba? Yung distraction naman, ito yung pagkasira. Nakakasira yung distraction, yung ibig sabihin. Okay? So let's go to Joshua chapter 7. Verses 1 to 26. So, I'm gonna be reading the whole chapter of Joshua chapter 1. So, bear with me. Alam ko na ako boring yung Bible sa mga hindi pa sanay. Pero okay lang yan. So, sa mga nanonood online, di ba? Pakinggan nyo ako, no? So, Achan's Sin. Yung title ng passage. Achan's Sin. Right? So, number 1. But the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, the tribe of Judah. Sikat na si Achan. No, kasi binaklak, itatay niya ito. Itatay. Kasi di ba minsan kapag ka nagkamali yung bata, si tatay niya? Si Bernard, ah? Normally ganun, di ba? Sinabi yung tatay nito, cool yun. Parang kasalanan ng magulang, yung kasalanan ng anak. No, kaya dito sabi nito, kayo anak si Achan, kay Carmi, o sino? Sino anak si Carmi, kay Zimri, si Zerah? Taga saan ba lugar yan? Diba, parang ganun eh. Taga Tondo, taga Mandaluyong, loob. Yung mga ganun, diba, minsan binabacktrack mo eh, ba't kaya ganito ugali itong tao ko? Ano mang kinalakihan niya, no? Sino ba tatay niya? O matino naman yung tatay niya. Taga saan ba siya? Bilang ganun. Right? Tayo, normalist sa atin, no? Ito, ginagawa na pala nung araw yun. Yung pagbabacktrack. Akala mo, kapitbahay mo lang gumagawa. No? Binabacktrack nila. Grabe, grabe. Taga San Juan. Talaga? Naka-jacket. Took some of them, no? So the Lord's anger burned against Israel. Nagalit si Lord. Kasi may bilin si God before this eh. Kung inahabol yung Bible reading natin. So, namatay si Moses. May bilin si Moses sa kanila. Sinabi lang ni Moses sa Deuteronomy chapter 29, 30, 31. I'm not sure. Pag ginawa na siya, ito yung blessing. Pag ginawa niya ito, ito yung curse. Apparently, nung binasa ko siya, mas marami yung curse kaysa doon sa blessing. Ito yung blessing. Ito yung passage ng blessing. Yung passage ng curse, back to back. Nakakatakot. Kasi ito, si Moses, pinalo niya yung rock. Na-discuss naman natin last time. Imbis na kausapin niya yung rock, pinalo niya yung rock. Nakainom yung mga Israelites doon. Kasi nawaw sila. Ngayon, sabi ni Lord, akyat ka sa mountain,
papakita ko sa yung promised land pero hindi ka na makapunta dyan. Masaklap, di ba? Nakita niya yung promised land pero hindi siya pupunta doon. Ngayon, si Joshua, siya yung i-anoint mo kasi si Joshua yung malindo kung taro sa kanila. Hindi ikaw. So, namatay si Moses, may billing siya kay Joshua. Si Joshua, siya yung bagong leader. Chapter 1 pa lang, may nagkamali na kagad. Ang lupit, no? Pagkamatay na pagkamatay, sinabi rin ni Moses yun, alam ko, titigas ng ulo niyo, tapos isiknik ko yung titigas ng ulo niyo, tsaka liig. Pero may kapatid mo, may kapatid ka bang ganon? Ang tigas ng ulo, tigas din ang liig. Grabe, no? Hindi mo ma-turn, eh. Pag nakapokus sa Netflix yan, pag nakapokus naglalaro yan, tigas ng liig niyan. Diba? Ang ganon, eh. Diba? Huwag tinagpun, oh. Sige. Stiff neck. So, yun sinasabi ni, ano, ni Moses. Pagkamatay ni Moses, meron ka agad. After ng encounter, meron ka agad. Ang lupit. Grabe, totoo. Meron ka agad eh. Huwag na. Pag-uyong pa lang sa bahay. Psst, I miss you. Kagali ko lang na encounter mo ang buluhin. Woo! Lari ko pa. Right? Number 2. Verse 1 pa lang yun. Meaningful lang. Verse 2. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which near Beth Aven to the east of Bethel, and told them, go up and spy out the region. So the men went up and spied out Ai. Okay? Verse 5. Who killed about 30? What? It would be verse 3 dapat. Let me start in verse 3. Well, anyways. Verse 5. Jumping, no? Who killed 36 of them? They chased an Israelite. Ito kasi nangyari dito. Kwento ko na lang, no? Para mas mabilis. Ito kasi Israelite umatake ng walang ano ni God. Walang to go. Instruction. Si David, kaya siya lagi nananalo kasi may instruction mo ni God. Lord, bibigyan mo ba sa amin sila? Hindi. Okay, di ako atak. Pag sabi ni David ulit, Lord, bibigyan mo na ba sa amin sila? Yes, atak na. Good shot. Kaya napag-usapan namin ni Jian bago namin gawin yung major decision namin sa buhay, mag-start ng kung ano-ano mo na business. Major decision muna. Minsan kakausapan pa ako ng Panginoon sa dream bago ko simulan yung decision. Yung kahit ang gusto ko na Lord. Parang ano to, ganda na itong negosyo ko. Pero syempre, di ba? Itong mga to, yung mga Israelite kumata. 36 pa lang, yung namatay sa kanila, takbuhan na sila kagad. Ang nangyari, yung ang sabi sa verse, their heart melted in fear like water. Grabe, naging tubig yung puso nila. Kasi all this time, parang they are, alam mo yun, amin yung promised land, sinabi ng Lord sa amin, amin yan. Tapos nung nag-attack sila, lusaw yung puso nila, namatayan pa sila. Jumping sa verse 7, and Joshua said, alas, sovereign Lord, why did you bring these people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us? If only we had been content to stay on the other side of the Jordan. Alam nyo, no? Okay naman na sila sa other side of Jordan eh. Apparently, meron naman silang kasamang Israelite na sabi, dito na kami, kaya na lang doon. Tapos sinaway sila ni Moses, at mga tamad kayo ah. Andun yung promise, okay na kayo dyan. Tulungan yung mga ano, lahat ng pwedeng sumama sa army at ng mga kalalakihan. Okay? Sama kayo, attack. Iwan niyo yung family niyo dito kayo. Kasi takot sila mamatay. Baka hindi kami manalo. So, okay na to. Sinabi naman ni Joshua, parang tama yung desisyon ng mga kasama namin na parang content. Sana hindi na ako nag-resign eh. Ganito pa lang, hirap pa lang mahanap ng kliyente. No? Sana hindi na ako nag-resign kasi hirap pa lang maghanap ng isang ibang work. Sana hindi na ako nag-resign, hirap pa lang gawin yung business na ko. Akala ko madali. Yun siya sabi ni Joshua. Kung naging kontento lang sana kami doon, hindi na sana kami napahamak ng ganito. Hindi alam ni Joshua may nangyari. Kaya nangyari yun.
Sabi dito, no? Pardon your servant, Lord. What can I say now that Israel has been routed by its enemies? Napahiya kami, Lord. Verse 9. Parang isipin mo ganito, no? Lord, anong sasabihin ko sa mga inibig ko sa Bible study? Ang sinasabi ko sa mga blessing ni Lord, gusto ko naman, no? Wala talagang, parang hindi blessed. Nakakalungkot. Ang hirap din pag gano'n. Yun yung pinagdadaanan ng maraming pastor din. God bless ka ni Lord, God bless you. Pero kitang-kita nila yung pastor, nangihiratan. Ayaw na nila magsimba dun. Gusto nila magsimba dun sa malamig, malaki, di ba? Hindi mo rin talaga maaan yung tao. But you know what, sabi ito sa verse 9, the Canaanites and the other people of the country will hear about this and they will surround us and wipe out our name from the earth. What then will you do for your own great name? Alam ni Joshua na nakasalala yung pangalan ng Panginoon sa kanila kasi Christian sila. Lord, kapag ganito nangyari ng buhay ko, ano sabihin ng mga invite ko? Ano sabihin ng family ko na hindi pa Christian? Kasi we carry the name of God. Verse 10, the Lord said to Joshua, stand up! Sinigawan niya, oh. What are you doing down on your face? Kakaamit lang sa kanya na leader, di ba? Ikaw na yung bagong leader at biglang, Lord! Ayaw ko na, balik na kami doon. No, nagalit si God, sabi niya, tumayo ko nga dyan. What are you doing down on your face? Anong ginagawa mo? Lagi ka na kayo ko. Nagyala ka ba lagi na kayo ko? Nahihiya? Yan. Yung dapat ano eh, ano po yun? Steve. Okay. Kumusta ka? Okay naman. Grabe. No? Tayo ka daw. Minsan ito na yung message sa atin ng Panginoon ngayon. Nakadapa ka ng matagal na. Matagal ka na nakahiga. Matagal ka na nagpapahinga. Matagal ka... Lord, kailangan mo na mag-relax. Ang tagal mo na nagre-relax. Ilang relax ba kailangan mo? Ilang vacation ba kailangan mo? Ilang staycation ba kailangan mo? No, ilang kain ba kailangan mo, ha? Tayo ka na dyan. Tayo mo na nakain. Diba? Grabe yung mga nag-deserve sa gift sa'yo. Pagod na sila kakaikot sa'yo. Cheese ka ng cheese. Egg ka ng egg. No, juice ka ng juice. Karne ka ng karne, no? Grabe, nakailang lettuce ka na. Tayo ka na. Malusog ka na. Okay? Verse 11. So, medyo mahaba. Listen to this. Ito na yung highlight. Israel has sinned. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things. They have stolen. They have lied. They have put them with their own possession. Yung dapat i-offer kay God na devoted things, ginamit nila on their own. Yun ang ibig sabihin. Ninakaw nila. Kasi ang bili ng Panginoon ganito, dito sa land na bibigay ko sa inyo, please lang, patayin niyo lahat ng tao, bata, matanda, lahat. Lahat ng animals, i-offer niyo sa akin, lahat ng gold, lahat ng silver, mamahaling damit, susunugin niyo, i-offer niyo sa akin. Kasi yung mga yan, ginamit sa mali. Itong mga taong Israelite, nakikita nila siguro, sayang. Sayang ito, pang-kayo din ito. Pang-invest din ito. Savings din ito. Kasi gold eh. Gold, silver. Ito ba naman? Grabe, di ba? Pinasok nyo yung tinalo nyo yung nation, piyatay nyo lahat ng tao. Pinasok nyo yung isang bahay na naka-assign sa'yo, nalinisin, nakita mo yung mga gold. Ikaw naka-assign doon, leader ka eh, si Akan. Akian, actually, sa Hebrew ni research ko. Ano basa dito? Akian. Achan kasi basa ko eh. Kasi diba yung Achan? Ito. Chan pa lang ko. Okay. Ngayon, kaya ayaw kumain sa half chan kasi kalahati lang ubusok sa chan. Anyways, hindi ito to.
they have lied, they have put upon their own. Hinahakaw nila. Verse 12, this is why the Israelites cannot stand up against their enemies. They turn their backs and run because they have been made liable to destruction. Bakit hindi ka nananalo sa mga enemies? Kasi na-destruct ka eh. Tapos na-destruct ka. Sabi nito, I will not, ito ha, sabi ng Panginoon, I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Meron bang devoted to destruction sa buhay mo? Na dapat tigilan mo na, dapat destroy mo na, dapat hindi mo na gawin, dapat utapon mo na, dapat kalimutan mo na, dapat alam mo yung tigil mo na. Sabi ng Panginoon, hindi na ako sasama sa inyo unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Meron ba sa bahay ganun? Meron ka bang apps ng games na dapat dinilit mo na? No, meron ka bang dapat hindi tinitignan, hindi pinapanood, hindi piniplay, hindi ginagawa na dapat? Kasi alam mo, nag-encounter na tayo sa mga hindi pala encounter sa ano, encounter kayo ha, next time. Pero ang dami ng ginawa ng Panginoon sa atin para ipagpatuloy yung mga pangit na bagay na yun. Alright? So ang tawag dyan, destruction, di ba? Okay, let's go on. Verse 13. Go consecrate the people. Tell them, consecrate yourselves in preparation for tomorrow. For this is what the Lord, the God of Israel, says. There are devoted things among you, Israel. You cannot stand against your enemies until you remove them. Hindi ka mananalo sa mga kalaban. Hindi ka mananalo sa demon sa buhay mo. Up until you remove yung demon sa buhay mo talaga. Hindi kasi talaga eh. You know? Minsan hawak-hawak mo yung mga bagay na yun, pinapabaitawan ng Panginoon para mas makuha mo yung pagkasagal. Ako, tagal ko din eh. Siguro 10 taon. Ang kulit ko, no? Talaga ko, Joey, 10 years, one day. Yes! Kailan mo ginibak? Oh, 2 weeks ago. Lord, sige na. Gagalingan ko na talaga. Sige, pastor na akong pastor. Joey, santi ka ata, bro. Ako din. Kaya pala ko eh, Joey. Tara na, gagawin na natin ito ng malapit. Okay. Remove them. Minsan hindi naman bagay yun. Minsan ikaw. Hindi pala minsan, kadalasan. 10 years. Huwag niyong gagawin 10 years sa inyo, ha? 9 and a half, no? Grabe. Leap year, leap of faith, may nasend ako February 29. What questions will nabing ko sa inyo? Anyways, remove them. May tao ka bang kailangan i-remove? Minsan tao yan, na kailangan mo. Hindi mo nang i-remove, napapatay mo, palayasin mo, di ba? I mean, sabi ng remove eh. Literal eh, no? Meron akong ganun nalagaan na disciple, hindi ko naman kwento, di ba? Literal, binasag yung mga santo. God, tagal din na. Christian, nandito, mali daw to, nai. Boom! Pinagbabagsak yung mga santo eh. I mean, in the old days, you can do that. Ngayon kasi, you will look like what? Di ba? Pag yung santo, yung santo nga, nalagi-lagi lang. Ay, si Lord! Asip sila, hindi niya kaya ibuhat yung sarili niya. Alam mo yun? Grabe. Ako kawa sila kay Lord eh. Hindi naman nadadapa si Lord, mga kapatid. Anyways, remove them. Utos ang Panginoon sa ating ngayon. Everyone listen, including me. Remove something in your life. Tao pwede, bagay pwede. Application pwede. Okay, subscription pwede rin. Alright. Kasi minsan yung devil din, I mean, devil nakatago na yung attack niya minsan, hindi na minsan, lagi. Hindi na siya umaattack ng ano, ng face to face. Hindi na siya ganun. Nakatago na. To kill, to steal, to destroy. Aha. Uh-huh. Ano pa ba? Attitude. Character. Habits. Mag-exercise ka na. Grabe. Konting lakad lang, hingal na ka na.
nagbabalo hagdan, bro. May kilala ba kayo? Kunting lakad. 7-11 lang kami nakyat. Mga limang ganon. Grabe yun. Hindi mo mayaya sa lakaran. Marami tayong kailangan i-remove, di ba? Ang dami, no? Akala natin, ano lang. Wala na, hindi mo na challenge yung pornography. Kita yung counter ka na, yung challenge mo ngayon, katamaran. Ibang level yun. Right? Gumising na maaga, maging on time. Iba yun, ibang level na yun. Demonic ba yung late? O galing kay Jesus yung late? Di ba minsan ano, grabe no? Hindi ko inaano yung mga late ha, kasi late din naman kami dumating dito kasi, di ba? Nakarating kami ng Green Hills Shopping Center. Lolo kasi ubay yun, no? Grabe. Anyways, ang daming side story, but I mean, ito kasi yung chunk ng story eh. We need to remove something in our life. Ang dami yan. Minsan isipin mo din, pag uwi mo sa bahay, think of it. Tao lang ba siya? Bagay din ba siya? Habits din? Lugar din na dapat hindi na pinupuntahan? Habits na hindi ka nagbabasa ng Bible ngayon, mababasa ka na. Habits na hindi mo ina-apply, pinabasa mo, i-apply mo na ngayon. Ang dami no? Holistic. Sobrang holistic. May nanay ko, kaya unbeliever rin po. Hindi. Win them. Nanay mo yan eh. Nay, remove daw eh. Sorry ka na lang. Niliteral na. Verse 14. Eh, tinawa na ka ng demonyo nun. Please na invite niya. Inaway niya. In the morning, present yourselves by tribe, tribe by tribe, and the tribe the Lord chooses shall come forward by clan. The clan the Lord chooses shall come forward family by family. Grabe, nakakaya to, no? Na-imagine ko yung end of days dito. Clan by clan. Tribe by tribe. Clan by clan. Family by family. Ikaw, hindi ka safe. Nakakaya yun, ano? And family the Lord chooses, and family the Lord chooses, come forward, man by man. Ano kaya no, at the end of the day, ganito, no? Church by church, ito sa conference, ito si ECF, ito si Victory, ito si, okay, church by church na. And then clan by clan. Clan by clan na. Family by family na, family by family. Ikaw lang isa. Grabe, no? And then man by man. Nung na-discuss namin, nagkaroon ng quarterly meeting yung ano, yung family na nila Jay kahapon sa Okada. Hindi kasi talaga safe. Yung family, yung family na, alam mo yun, porket pastor yung tatay, pastor yung nanay, same na dun. Hindi. Kanya-kanya kasi siya talaga. Ito nangyari dito, sige, ilatag yung lahat ha. Apparently, ito yung nakakahiya. Verse 15. Whoever caught with the devoted thing shall be destroyed by fire, along with the all that belongs to him. He has violated the covenant of the Lord and has done an outrageous thing in Israel. Verse 16. Early the next morning, Joshua had Israel come forward tribe by tribe. And Judah was chosen. Grabe, Judah, the tribe of Judah, the most blessed tribe. Dito mong gagaling yung Messiah. Dito mong gagaling si David. Oh my goodness. Verse 19. Then Joshua said to Achan. Si Achan yung napili. O tribe by tribe muna. Scan by clan. Family by family. Si Achan siguro, grabe. Hello. Plan ko yung na, ala, family ko rin na, ala, ako! Grabe yun! Look, ikoy-koy lang doon kay Ate Ikyan. Grabe yun. Wala pa naman nakakaalam eh. Si Lord pa lang.
hindi rin alam ni Joshua nung leader. Na apparently yung pastor, hindi niya alam yung nangyari sa ating lahat. Nakakalungkot, nakakalungkot. Sabi ni Joshua, "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and honor Him. Tell me what you have done. Do not hide it from me." No, so verse 20, Achan replied, "It is true. I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done." Ang problema, hindi siya nag-sorry. Inamin lang niya. Tapos akala niya siguro, hindi baka pwede naman. Pwede. No, tira niya, hindi siya nag-sorry. "And when I saw it, I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia." Nakakita ng magandang damit. Siguro Gucci, mga ganun. Pagtingin niya, "Ay, may Gucci? Uy, may LB?" Kaya siya naka-assign doon sa bahay na yun, naiyatak. Pinatay niya yung mga may-ari, yung mga LB, yung mga Gucci, yung mga Versace, yung mga Dior. Kinuha niya. Kasi kung sando lang yan, hindi yan pukulin yun, ha? Diba? "A beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver, and a bar of gold weighing 50 shekels." Grabe, laki. "I have coveted them and took them." Alam mo na binabasa ko yung verse 21 as you read it? As if I was reading si Eve being deceived by the serpent. Nakita niya maganda yung... Oh, hindi man sana siya. Nakita niya maganda yung pruta. Nakita niya muna eh. Parang babae, nakita mo muna. Parang lalaki, nakita mo muna. Sa makaubainan. Nakita mo yung lalaki, nakita mo yung babae, sexy niya, macho niya. Diba? Nakita mo yung usok. Galing sa barbecue. Kinawag ka bigla eh, no? Imbis na magkakain ka sa ano lang, doon ka na sa 788 isa. Minsan wala ka na ang planong bumili. Pagdaan mo ang bango. Right? Ito yun eh. You saw it, the smoke. You saw the shoes. You saw the bag. Nakita mo yung damit, ang ganda. Parang bagay sa'yo. Parang bagay sa akin. Nakita mo yung tao, parang bagay sa akin. Macho ko, sexy siya. Pogi ko, ang ganda niya ako, di ba? Hindi ko alam pa nakakala mo nun. Di ba? Ganda ko, pogi niya, macho niya. It was like Eve seeing the fruit. Parang si Achan nakita lang niya. Pagbukas niya ng cabinet. Nakalimutan yung promised land. Nakalimutan yung encounter, bigla. Why? Why? Amen. Beautiful robe. Grabe. I coveted it. Saan ba nagko-covet? Ano yung ibig sabihin ng covet? Yung, how can I explain covet? Yung desire niya. Yung desire niya. Nagustuhan niya. Gusto niya na. Sa kanya na. Parang gano'n. Gusto niya na ma-experience. Gusto niya ng kumain. Gusto niya ng magkape. Nakamoy na ng aroma ng kape. Kakagastos mo lang sa mamahaling lunch. Bakit after mag-lunch laging kape? Kakain mo lang, di ba? Pansinin niyo? Wala, may ipon. Eh, yung promise ng God, savings, investing, right? Hindi yung pagkakawalan sa maliit. Hindi yung pagkakatawalan sa malaki. Hindi, kain ka lang ng malaki. Hindi, joke lang. "They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath." Verse 22. "So Joshua sent messengers and they ran to the tent and there it was, hidden in his tent
with the silver underneath. Tinago niya. Alam niyo, pag may mga bagay na hindi niya pinagmayabang, ano? Pansinin niyo, hindi niya sinuot yung robe. Ikan, saan galing yung jarret mo? Sa dito yan, ano? Hindi mo binigay. Kasi mahalata nila eh. Hindi niya sinuot mo. Hindi rin niya pinakita yung silver. Dami kong silver. Guys, nakita ka na ba kayo ng gold na weighing shekels, gato, yung kilo? First time niyong makakita, ano? Kasi alam niya, hindi sa kanya. Kasi alam niya mali. Bakit ang tao, may nakita ka na bang tao yung mali pinapakita niya? Di ba hindi? Ang mali tinatago. Tinatago saan? Tinago niya sa bahay niya, tinatago sa kwarto. Saan ka gagawa ng mali? Sa kalsada? Hindi. Di ba? May nakita na ba kayo nagdodroga sa kalsada? Hindi eh, kahulihin siya. Nag-rugby kuya, meron. O meron pala. Yung nakangalun niya, nakikipag-sex sa hindi niya asawa, din ba sa labas? Hindi rin eh. May nakita na ba kayo nag-Instagram? Ito pala yung mistress ko. Meron, nag-video. Congressman, happy birthday. Dumaan yung ano, nakaubad daw bahay sa likod. Kailangan nyo yun, di ba? Sikat na sikat siya eh. Si Buboy. At least dito pong pangalan, di ba? Di ba? Congress, happy birthday! You know? Dumaan daw bahay sa likod niya, nakaubad eh. Hindi niya asawa. Amen. Saan ginagawa yung mali? Sa dilim. Yung mga bata takot sa dilim eh, di ba? Yung mga matanda gusto pumasok sa dilim. Why? Nung bata ka takot ka sa dilim eh. Ba't ngayon matanda ka na gusto mo na doon? Revelation, yes or yes? Yung mga anak ko, Daddy, I need light. I'm scared. Yung mga matanda na gusto sa dilim. Why? Because you know in yourself, what you're gonna do is ugly thing. Ayaw mo din makita sa sarili mo eh. Kaya gusto mo sa dilim eh. And imagining yourself, imagining kung nakita sa sarili mo, you would not want to watch it. Nung sa mga bagay na nagawa nating mali, even ay sa buhay ko, yung mga ninakaw ko, sana, di ba? Hindi ko rin ginawa eh. Yung mga ginawa kong mali, sana hindi ko rin ginawa. Let's discuss Achan's sin. In Joshua chapter 7 verse 21. Ano nangyari sa una-una? Number one, he saw it. Parang si Eva. Pinakita sa kanya ng magandang putan. Yung the same strategy ng devil, noon, ngayon, ganun pa rin naman. Wala namang nabago dun eh. Diba? Ang goal ng devil what? Kill, steal, destroy your life. Anong strategy niya? Last of the eyes, last of the flesh, pride of life. Pag nakuha mo ito, Egan, yung damit na to, grabe, pogi mo dito. Versace. Walang ganyan. Ikaw lang meron yan. Pag ito yung gold na to, nakuha mo, ito na yung pinakamayaman. Grabe, no, Egan? Si Egan naman, grabe talaga. Kaposis eh. He saw it. Number two, he coveted it in his heart. Saan ba nagko-covet ang tao? Sa puso. Nakita mo, pumasok sa ulo mo, parang gusto ko yun. Punta sa puso. Kaya nga, the heart is deceitful about all things. Who can know it? Who can understand it? Sabi pa nga ni Solomon. Hindi rin niya maintindihan yung puso niya. Kaya nga, nag-asawa siya ng 1,000 eh. Sino gusto mo asawa mo 1,000? Si Drew, parang gusto niyo. Grabe, no? Tapos yung biyanan mo, 2,000, nanay tatay niyo yun. Yari ka ngayon. Isang biyanan pa lang, di ba? Challenging na. Hindi naisip yung Solomon yun. Eh.
kala niya, asawahin lang niya, asawa niya rin talaga. Coveted niya sa heart. Number three, took it, no, his hand. Nakita niya, nagustuhan niya, kinuha niya. Inuwi niya. Yan ang problema sa atin, ano? Inuwi sa bahay. Tinago doon. Wala lang. Wala, wala. Grabe, no? Nakita niya, ginusto niya, kinuha niya, inuwi sa bahay. As we end, guys, as we end, give your 100% focus on the conquest of promised land. Do not be distracted by the temptation in the journey. Kasi yung promise ng Panginoon, marami talaga yung temptation sa journey. Sobrang dami. Countless. Countless talaga. Anong journey ng Panginoon? Umunlad ka financially. Ano yung mga distraction? Kain dito, kain dyan. Bili dito, bili dyan. Punta dito, punta doon. Yan yung mga distraction. Totoo. Ayaw ba ng Panginoon yung mamantal? Gusto niya. Gusto niya makaipon ka. Gusto niya makapag-invest ka. Ang problema, patakaw ka. Ang problema, kinukumpir mo yung sarili mo sa iba. Kasi yung pinagkukumparahan mo, mas sagad pa pala yung budget kaysa sa'yo. Credit card pala niya lahat yun. Wasak! Hindi mo alam eh. Akala mo ang ganda ng hotel, grabe buti pa siya, hindi mo alam. So ay, nagtatrabaho siya para bayaran yun ng 10 taon yung bonus niya doon pupunta. Gusto mo ba nun? Flex culture. Rich people doesn't need to flex. I'm telling you. Ako, gusto kong, gusto kong bumili ng may bago sasakyan kasi kung mag-fully picture malapit na eh, ano kayong next? Up until may napanood akong video, sabi niyo, sabi, tinanong siya eh, what's your favorite car? Kasi mayaman eh. What's your favorite car? Tinanong siya, podcast. Alam mo sabi niya, my favorite car is a fully paid car. Hindi mo kailangang i-loan. Fully paid. I'm gonna use my car until it breaks the engine. This car, sabi, this car that I have, it's a decade, 10 years, actually 11 years. I'm gonna use it for another 11 years until the tires fall off. Anong tala ko? Mabayad ko pa lang. So, bago bayarin. Kasi alam mo yun, gusto mo din na. Lagi kasi tayong pumunta ng ano eh. Bus na lang. Bus, di ba? Buti pa yung bus. At least, di ba? Lahat tayo makasakay. Pero let's see kung ano yung promise ni God. Baka naman, Lord. Di ba? I mean, di naman masama bumili sa sakyan, I'm telling you. Pero yung tipong, i-flex mo lang eh. Alam mo, kilala kita, Joe. I know you. Kapalitan mo yung dulo. Set. Yun nga, may, syempre, di ba, nasa ano pa naman tayo isang temptation. Like ganun, ano? Don't last with the beautiful robes, silvers, and gold. Focus on God's promises. Ang dami nagkikinangan sa paligid, di ba? Kumikinangin damit, tinatawag ka ng bag. Tinatawag ka ng amoy ng pagkain. Kumikinang yung legs. Kumikinang yung... Ang tawag dito? Dib-dib-dib. Kasi di ba naman control yun eh. Ganun siya magdamit eh. Nung nakita mo accident, okay lang, hindi naman siya accident eh. Nakita mo lang naman eh. Tinignan mo ulit. Wala na. Diba sin na? Right? Eyes. Naisip mo. Gusto mo na siya. Iuwi mo na. Grabe diba? Punta ka ng mall. Nakita ka sapatos. Nakita mo pa lang. Nagustuhan mong bagay sa'yo. Sinukat mo. Sukatin lang naman. Pagkasukat, dinala na doon sa cashier. Deserve ko naman to eh. Deserve mo naman talaga eh. Kasi sipag-sipag ko, deserve ko to. Yung mga deserve-deserve mo yan. Di ba? Kasi yung flex mo yan, pag ipipicture mo, mahindi mo, deserve. Meron ako nakita, no? Hindi sa niya, syempre, deserve mo yan. Ikaw yan eh, self.
Ang lupit! Ang lupit! Grabe! Ang lupit, no? Siyempre, lagi mong deserve. Ikaw yan, eh. Sel. Okay. Sana hindi siya nanonood. Ang grabe. Kaibigan ko. Kaibigan ko. Kung pare ko ako. Deserve. Next, temptation always look beautiful on the surface. Ang ganda ka, bakit naman ako galing? Ang ganda nga. Hindi naman kasama sa faith. Kasi hindi naman magaling pumili. Sinaman niya sa faith. Amen? Kasama na kayong kuya. Alright, let's go! Wedding day! Alam niyo, may always my prayer always for you, Janica, talaga. Is to live your life growing to the Lord together. Ang sarap kaya. Ganda lang ulang eh. Makinis lang, yun lang. Kailangan mo makinis. Dahil makinis sa mundo. Malaki lang yung harapan. Maraming malaki yung harapan. Anak mo naman may ginabang nun, hindi ikaw eh. Diba? Alam mo kasi ikaw, feeling mo ikaw. Yung temptation pa rin din sa surface. Tawa doon. Maganda talaga yung sapatos, maganda talaga yung bag, maganda talaga yung damit. May pangit bang dinisplay doon? May mabaho bang dinisplay sa SM? Wala. Pag ganun mo, ang baho, hindi ko bibili. Hindi ko bibili. Amoy pa. Kasi ang baho eh. Ba't mo bibili? Kasi maganda, mabango. Tingin mo bagay sa'yo kahit hindi. Meron na bang ganun? Ganda? Ganda sa mannequin? Pag suot mo pa, ganun. Kailangan nilang i-improve yung mannequin. Kailangan yung mannequin na rin may ano. Lagi may ups yung mannequin, di ba? Pansin nyo. Grabe. Nakita ko, like ako ha, to be honest, para fair naman. Nakita ko sa mannequin, body fit, nung suot ko, luwang. Eh, gaspet ako eh. Lastly, the devil doesn't need to stop you if he can distract you. Hindi niya kailangan pigilan ka sa Sunday service. Hindi niya kailangan pigilan ka sa encounter ka. Basta nadidistract niya ulit-ulitin yung mga maling ginagawa. Binabasa mo yung Bible, nag-Bible reading ka. Hindi niya kailangan pigilan ka. Okay, magbasa ka ng Bible, basta huwag mo i-apply. Iyaan niyo si Adrian, nagbabasa ng Bible si Adrian, sir. Sabi ng isang demon. Sabi naman siya, iyaan niyo, hindi niya i-apply yan. No effort needed. Hindi niya i-apply, maniwala ko sa akin. Pumunta na sa Sunday service, hindi niya gagawin yan. Atin. Grabe si Joey, umatin ng Bible study this week. Nireport nila tayo kay Satan eh. Sir, umatin ng Bible study, nag-encounter, sir. Nag-Sunday service na naman. Sinundo. Yan yung gagawin, maniwala kayo sa akin. Kilala ko si Josh, best friend kami yan. Mapag-iwala yung YBFF. Alam niya, Satan, he doesn't care. Basta nandidistract tayo. Basta nakukumit mo yung dati mo. Naging counter yan, pag-uwi niya, utuso ka lang yan, gawin niya. Aulitin niya, promise. I know that guy. Si Bernard ka lang. Si CM din. Alam mo yung devil, hindi naman niya nababasa yung nasa isip niya. Ina-observe niya yung galaw. Yun na yung kaya yung tingin. Yung nasa isip ninyo, hindi niya alam yan. Nanayikita lang niya yung kinikilos mo. Tapad niya, talo ng pumot yan. Talo ng aircon niya. Hindi niya papatay yung aircon ng gabi yan. Pag tumirik yung araw, tsaka ang tapos yung aircon. Lain na kuryente, huwag mo spera. Ang dami, no? Ang daming air ng buhay natin. Mga kapatid, God loves you so much. Distraction will bring you destruction. Distraction will bring you destruction. Sige, magpa-distract ka pa. Hindi mo marating yung goal mo sa buhay. Sige, magpa-distract ka pa. Hindi ka mag-grow kay God.
Kailangan i-shutdown mo yung distraction. Kailangan i-airplane mode mo. Pag airplane mode ka, mabasa ka ng Bible, airplane mode. As we end, no? They took the things from the tent. Kinuha. Brought them to Joshua. All the Israelites, and spread them out before the Lord. Pinakita kay God lahat. Then Joshua, together with all Israel, took Achan, son of Zerah, the silver, the robe, the gold bar, his sons and daughters, his cattle, donkeys. Grabe! And his sheep, his tent, and all that he had to the valley of Achor. Yun na what? Yun din ako ni Achan, hindi lang yun yung binawi, pati yung... Grabe, no? Akala mo yung ginagawa mo ngayon, yung konsekwensa niya, ikaw, kasama pamilya mo dyan. Kasama pera mo dyan. Kaya ka napapagastos, di ba? Meron ka bang kasamang tao na gano'n? Pag kasama mo, langit mo to. Pag-gastos ka, sira budget eh. Even yung kanina na nawala pa eh. Imbis na save yung family mo, gumigap ka eh. Hindi sila save. Sayang, no? Si Achan, sabi niya. Pwede naman sabihin na, hindi naman. Pero naman yung ninakaw ko eh. Bakit pati yung family ko, lahat kami, kapatay niya? Bakit pati yung bahay ko, dadamay niya? Bakit yung mga alaga kong baka, donkeys, lahat ng mga tupa ko? Bakit silang lahat dadamay niya? Yung totoo, dami naman talaga silang lahat eh. Pag hindi mo narating yung promise ng God sa buhay mo ng blessing, yung family mo, habang buhay mo hirap. Are you listening? Hindi ito prosperity gospel. Ang prosperity gospel, mag-tets kayo ng malaki, malaking blessing. Yun yun. Ito ang sinasabi ko, yung paalong God. Ano sinasabi ng Panginoon? Sige, magpa-distract ka pa. Laro pa! Tatanda ka ang ganyan. May kita mo, yung magulang mo, mawawala, mamatay. Hindi mo pa naabot yung gusto mo ibigay sa kanila. Hindi mo pa napatravel siguro. Hindi mo pa nabigay siguro yung bahay na gusto mo para sa kanila. Hindi mo pa nareguluhan ng sakit na gusto mo sa kanila. Hindi mo sinasabi na ano, mga kapatid. It's all about material things sa mundo. Pero you have the capacity and the ability to produce well. You have the ability to produce. You also have the ability to gastos. Pag mas malakas yung gastos kaysa produce, talo ka. Mas mataas yung expense kaysa income, talo-talo eh. Right? Sige, pa-distract ka pa, laro ka pa, huwag kang maghanap ng extra. Huwag kang mag-resign sa company mo ngayon, settle ka na sa... At least dito, pag-uwi ko ng bahay, paglaro na ako, sige, laro pa. Nakapag-kasos-ganos pa, kapag-sell. Sige, kasos pa. The enemy wants to kill you, to steal you, to steal your money, to steal your blessing, to kill your spiritual life, to destroy your life. The cure of troubled life, number one, take it out. Do you want to cure your troubled life? Hindi ka na umusag-usad, andiyan pa rin yung destruction. Take it out, tanggalin mo na sa buhay mo yan. Mahal ka ng Panginoon, ayaw niyang naghihirap ka ng ganyan. Ayaw niyang you feel guilt palagi, ayaw niyang you feel condemned palagi. Kasi there is no condemnation in Christ Jesus. Hindi ka niya kinakondemn. Pinapagawa sa iyo ng devil yan. Pag nagawa mo, siya din yung magkukondemn sa iyo eh. Gawin mo to, ginawa mo, kinukondemn ka nyo. Law! Diba? Siya yun, both. Siya yun ng temp, siya yun din nakukondemn. Kilala niyo na siya, ngayon, right? Pag binakita kang temptation, si devil yun. I know you. Pagkatapos kong gawin ito, kukondemn mo ako eh. Kilala na kita. Hindi ko na tumusundin. Number two, confess it to your leaders. Kinonfess ni Joshua sa buong Israel pa nga eh. Alam niyo, may nakausap ako din yung disciple ko, nagalit sa akin. Mahirap talaga pag masyadong magaling ang maraming alam. Ganun ako.
Sabi ko sa kanya, maybe marami talaga ako nun alam or masyado ko marami sinasabi. Magaling. Pero hindi rin naman ako perfect, marami rin ako kasalanan. Baka mas marami pa ako kasalanan kaysa sa'yo. Pabilis na ako mag-sorry. Which is yung pinakamahirap gawin. Apparently, one of the most difficult that a person will do to say sorry. Lalo na kung hindi siya nagsimula. Lalo na kung intention niya maganda. Maganda yung intention na hurt mo, sorry ka pa din. Mahirap nun. It takes so much humility from the Lord to say sorry. Lalo kung pag-leader ka. Tinatama mo lang naman yung bagay ng tao. So, unang mag-sorry, siya yung servant. Unang mag-sorry, siya yung patron. No, yung pag-sorry kasi, it looks like weakness on the surface, but strength deep within. Bakit strength ko yung pag-sorry? Sino yung kaya mag-sorry sa buong mundo? Ilang tao lang? Bibihira yun. Bibihira yun. Kaya pag nag-sorry sa'yo yung tao, real. Real. Confess your sin to your leader. Kay Joshua nila ko na-confess. Kwento mo, kuya, you know what? I committed the sin. After encounter, I committed the sin. Kuya, you know what? Service ako ng service, pag-bully ako, pag-bully. Hindi ko lang kung pasok sa ano kasi. Ay, kinakaadi ka na ako ngayon. Gusto ba, kuya? Offer, you know? Right? Number three, surrender it totally to the Lord. Sinunog niya lahat kay God, eh. Right? Sinunog lahat sa Panginoon. Sinurrender. Hanggat di mo sinusurrender sa Panginoon yan, wala. Hawak ka niya. Hanggat di mo tinatanggal, hanggat di mo kinukwento, kasi ang goal ng devil ganito, huwag mo ikwento kahit kanino para hindi ka nalang may pag-pray. Para hindi ka ma-deliver dyan. Dapat ikaw lang nakakaalam. Kasi, ito ato na nyo ha, ito yung trick ng devil, huwag mong sabihin kahit kanino, kasi i-judge ka nila. People in the church, dapat hindi sila mag-judge. If there is no confession of sin, there will be no forgiveness, I'm telling you. Kwento mo na. Para mapag-pray na. Gagaan yung feeling pag nakwento mo yan. Wala. Hindi yung tipong may tinatago ka lagi ng bigat-bigat. Wala, hindi naman sila nagtatanong kung ano yun. Wala naman nagtatanong sa'yo eh. Na pagkwentuhan namin ni J.R. Nung si Pastor Peter Tanchi ng CCF na gusto magregalo sa kanya ng magandang kotse. O mahaling kotse. Hindi niya tinakaw. Hindi daw siya sanay. Hindi siya ayos doon. Sobrang rin na sobrang umahaling. I don't know. Voice ko din na. Hindi ko alam. Pero sobrang umahaling. Billionaire gusto magregalo. Siguro yung billionaire nag-testa pitching ni Pastor Peter Tanchi. Gusto niya sigara gulo-guloan ng kotse. Naglalani kami billionaire. Nagpagulit po ng sakyan. Wala mo bang patay sa kanya eh. Hindi ka sure. Hindi siya sure eh. Wala baka mo. Eh gumarin sa akin. Parang ganun kasi yung Christian life kung may pinatago ha. Parang may gusto, may laging gustong bumarin sa'yo pero wala. Wala nakakaalam yun ikaw lang. Pero feeling mo. Diba? Bakit ganun? Wala naman nakakaalam. Pero you know what? You share it. Sa tao na napagkakatiwalaan. Kuya, bro, you know what? This is so hard. Mag-pray nga tayo, pag-pray mo. Kasi yung Lone Ranger Christianity, hindi niya maratapos yung faith. Hindi ka mananalo. And then surrender it totally to God. You pray, surrender, Lord, I will stop this right now. I will not let the devil anymore to have a hold in me. Masyado ka nang matagal ginamit ng kalaban ka.
kailan ka papagamit kay Lord? Si Lord naman. This time, si Lord naman. Amen? Okay? Joshua said, why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today. Then all Israel stoned him. And after they have stoned him, the rest, they burned them, sinunog. Over Achan, they heaped up a large pile of rocks, which remain to this day. The Lord turned from his fierce anger. Therefore, that place has been called the Valley of Achor ever since. The Valley of Trouble. Let's pray. So much Lord for us dying on the cross, giving your life, leaving your throne from heaven, Lord, help us to decide, Lord God, today that we will stop this thing. Decide today, kapatid. Release it to God. Confess it to Jesus. Lord, ito'y kasalanan namin. Ito'y kasalanan namin. Ito'y kasalanan ko, Panginoon. Hanggang ngayon, Panginoon, the devil's holding me to my neck. Lord, we pray, remove this in my life by the power of your blood, by the power of your name, by the power of your resurrection, O Lord Jesus Christ. Have mercy on us. Have mercy on us. Pagalingin niyo kami, Panginoon, sa sakit. May sakit, O God, release, Lord God. You're healing to their bodies. I command their body to get well right now. In Jesus' name. In Jesus' name. I need their protection, Panginoon, sa akin. In Jesus' name. I pray, Lord God, forgive their sins, Panginoon. Forgive, Lord God, that we have sinned against you, Lord. Even after encounter, Lord, I declare, Lord God, that your mercy is coming to them right now. In Jesus' name. That your forgiveness is open to their hearts right now. Jesus. That your love and peace and joy will be renewed, Panginoon, sa kanila. Lord, renew the joy of our salvation. Give us peace. Give us, Lord, so much love, Panginoon. Ang aming maraming salamat, O Lord. We love you so much. We commit our life to you. We surrender everything. Hindi na namin umulitin, Lord God. It's enough, Lord God. The devil has been using us for too long. It's your time, Lord God, to use our life. We're giving it to you, O Lord. We surrender it to you. All the glory and honor and peace was your name. This is what we pray. Amen. Amen. So thank you for joining us on the Sunday service, everyone.